gutom, gyera, malubhang sakit, trahedya. Masdan mong mabuti ang nangyayari sa ating bansa o sa buong mundo, kapatid, pagmasdan mo. Gutom, gyera, sakit o trahedya. Diba? Parang pamilyar ang lahat. Parang nabasa ko na ito dati sa isang aklat kung saan nakasulat at naihayag ang mga propeseya na ngayon nangyayari na. Ngayon, imulat mo ang iyong mga mata at iyong makikita. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ha! Nakaalala ko na! Kaya pala, isa itong babala pero ating binabaliwala at karamihan pa sa atin ay hindi naniniwala. Hindi tayo naniniwala. Eh kasi, ba't naman tayo maniniwala sa isang libro na tao lang ang may gawa? Ba't naman tayo maniniwala sa mga bagay na hindi pa natin nakikita? Ba't naman tayo maniniwala kung wala namang ebidensya? Ba't tayo maniniwala? Diba? Ganyan tayo eh. Ba't tayo maniniwala? Pero tulad nung sa kapanahunan ni Lue, ating pinagtawanan, ating nilait ang mga babala, di inalintana at tayo'y naging pabaya. Hanggang sa di natin na malayang dumating na pala ang baha. Tulong! Tulong! Pakibuksan ang pinto! Inaanod ng tubig ang ating mga sigaw at daing. Umaasang may nakikinig sa ating mga dalangin pero huli na ang lahat para manalangin. Nalunod, sabay ang mga pagsisisi. Kung sana nakinig ako, kung sana sumunod ako, kung sana nanalig ako, kung may babalik ko lang yung dati. Kaya kapatid, huwag na nating hayaan na maulit muli ang isang malagim na eksena na pwedeng mangyari, yung huli na para magsisi. Ngayon, pinapakita sa atin kung gaano tayo kahina. Nakapagkalikasan na ang magwala, eh wala tayong magawa. Hanggang saan tayo tatakbo? Ha? Hanggang saan tayo magtatago? Ha? Pag-inani na yung katas ng ating itinanim, hindi tayo makakatakas sa lagim, kaya ngayong malapit ng magwakas ang daigdig, ay hindi panghuli ang lahat para ikaw ay manalig. Isa itong paalala na sa kabila ng mga trahedya ay merong pag-asa. Sa kabila ng ingay ng mundo ay mayroong tumatawag sa pangalan mo. Makinig ka. Merong magliligtas sa iyo. Merong magmamahal sa iyo. Makinig ka. Meron kang matatakbuhan. Meron kang masasandalan. Makinig ka. Na sa kabila ng nakakapagod at mabigat na mundo, merong nagsasabing, halika, lumapit kayo. Kayong mga nahihirapan at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Jesucristo. Jesucristo ang kanyang pangalan. At di siya napapagod kailanman kakahintay sa iyo. Lumapit ka lamang at tanggapin siya sa iyong buhay at manalig sa kanya ng buong puso. Handa siyang makinig sa ating mga dasal at magpatawad sa ating mga kasalanan. Kahit di tayo karapat-dapat, ay hindi siya nag-anilangan upang ialay ang kanyang buhay para tayo ay mabuhay. Ito na, ito na, ito na ang oras upang ikaw ay maligtas. Huwag nang palipasin pa kasi baka bukas huli na. Masdan mong mabuti ang nangyayari sa iyong paligid.
Pasdan mong mabuti ang nangyayari sa ating bansa o sa buong mundo. Kapatid, pagmasdan mo, ang mga propeseya ay nangyayari na. Ngayon, imulat mo ang iyong mga mata. At iyong makikita.